Guys, may project ako. Papanda ko itong tubo nito. Hindi pwedeng pattern. So, kailangan sukatan ito. Sukat-sukat system tayo ngayon. Kasi, hindi pwedeng tanggalin itong trans. Kasi naka-welding siya. Hindi pwedeng ba kasi naka-welding. Tapos nakapasok, hindi siya mabubunot ng buhok. Naka-welding siya dito. Welding siya. So hindi siya mabubunot. So walang pattern to, kundi ang gagawin dito, susukatan ko. Then gagawa ko ng bago. Susukatan ko to. Yan. Sukat system to, hindi pattern system. Madali lang to, maliit lang kasi yung tubo. Kaya walang problema. Alright. So sukatan ko muna, then magagawa tayo ng ganitong tubo. So, madali lang ito kasi mayroon siyang stroke dito. May stroke siya, so kahit pwede siya i-adjust driven na ilangin yung vehicle ng branch. Pwede i-adjust. Madali lang siya. Okay. Guys, ganito ko sinukat yung tubo. Ito yung front view niya. So, kinuha ko sa planche sa taas hanggang dun sa tubo. So, hindi ako kumuha sa sentro para sigurado dito sa taas nito, dun sa taas ng tubo sa baba. So, ang sukat niya is 527mm mula dun sa planche hanggang dun sa dulo. Front view yan, front view. Then, ito naman yung top view. Kita mo yung planche. Sinukat ko naman dun sa kabilang planche hanggang dito rin sa end nito. So, 315mm yung sukat niya. So, top view po yan. Then, next natin sinukat ay ito, top view pa rin. Mula dito sa planche na to, dito sa tubo na to, hanggang dito, ang sukat niya ay 295mm. So, yan yung sukat, tatlong sukat, ano lang yan. Yan. Tatlong sukat lang yan. 1, 2, 3. Tatlong sukat, ano lang yan. Para makuha mo yung dimension ng tubo na yan. So, yun, umpisa na natin gawin yung pipe fabrication without pattern. A few moments later. Swabbing swabby. Okay na. 2 hours later. Guys, ito na. Nahanda ko na planche. So, nilagyan ko ng connector. Dalawa. Yun. So, may dalawang yun para may pasok ko dun sa kabilang butas. So, yun na. So, magte-trade pa ako sa late machine ng dalawang thread pa. So, meron ditong 5 threader dito, kaso hindi siya gumagana. Kaya sa late machine ako nag-thread. Sa late machine ako nag-thread nito. Okay. Ito na guys. Yung sukat nito, mula dito sa taas nito, hanggang dito, is 527mm. So, kukunin natin yung sentro nito, yung dalawang butas na to, tapos gugitan natin para magpantay siya. Para straight siya. So, pero wala namang problema yan kahit tumagilid yan kasi may strobe sa taas. Kaya pwedeng iikot yan. Walang problema yan. Then, yung sunod na sukat mula dito hanggang dito. Sukat niya is 295 sukat niyan mula dito hanggang dito 295. Then pagkatapos yung sukat mula dito hanggang dito sa side nito ay 315. So yan lang yung dimension niyan.
So wala rin problema dito kahit umikot siya kasi naka union siya. So walang problema yan. So yun lang, tatapusin lang natin yung threading tsaka welding ko na. Pinutol ko siya para ano, kasi hindi naabot ng lathe machine. Kasi sobrang haba na, delikado na mag-thread pag mahaba. So pinutol ko din, winelding ko na. Ganun din gagawin ko dito, puputulin ko din, wewelding ko na lang din. So yun lang. One operation later. Guys, tapos na o. Alright. So nasa tamang sukat naman siya. Let me see. So yun dito. Tama. Yun dito. Tama rin siya. So yan, tapos na guys. Kakabit ko na lang yan. Hinihintay ko lang ma-empty yung tanke. Fresh water tank yun. Then kakabit ko na to. Yan, alright. So makikita nyo naman may welding ako dito. Connection para ma-zero-zero natin yung ano, yung sukat niya. Pinutol ko siya, then binuktong ulit para ma-zero-zero natin sukat. So yan, tapos na po guys. Hindi ko na ipakikita sa inyo kung paano magkabit. Magkakabit lang naman to eh. Sigurado naman yan kasi naka-union to. Tapos may strobe din sa taas. Kaya kahit magka-error yan ng 5mm, walang problema yan. So yan guys, okay na, tapos na. Hindi nga pala ako gumamit ng ano, ng Teflon tape sa mga connection nito. Gamit ko itong Loctite 577 thread sealant. Yan, itong gamit ko para matibay siya at hindi mag-leak sa connection. So yun lang, Loctite 577 po gamit ko, hindi Teflon. Guys, kung bago ko pa lang dito sa channel ko, don't forget to subscribe my YouTube channel, Negosyo Ting Marino. Kung nasa Facebook kayo, paki-follow na lang yung Facebook ko, Negosyo Ting Marino po. So yun lang, salamat!